sa kanyang nalalapit na pag-upo sa posisyon ng action star na si Robin Padilla bilang senador, marami ang umaasa na kahit paano'y bubuti na ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Nagkaroon ng pag-asa ang mga Pilipino na bumoto kay Robin na naglukluk nga sa kanya sa unang pwesto sa naganap na senatorial race last May 9, 2022. Marami rin sa mga kapwa niya celebrities ang umaasa na sana'y maraming ang magawa ang mister ni Mariel Rodriguez sa Senado bilang isang mambabatas. Isa na nga riyan ang veteran comedian na si Rufo May Quinto, na malaki ang tiwala kay Robin na makakagawa ng mga batas para sa interes ng mga mahihirap at nangangailangan nating mga kababayan. Sabi ng komedyana, proud na proud daw siya sa kaibigang aktor at very positive siya sa kakayahan at kabutihan ng loob ni Binoy, na siyang magiging sandata nito sa pagseserbisyo publiko. Sa naganap na presko ng bago niyang comedy show sa GTV, ang Tolls, nagbigay nga siya ng ilang insidente kung saan napatunayan niya kung gaano kalaki ang puso ng aktor. Sobrang proud kaya ako sa kanya. At saka, deserve niya yun. Si Robin, dati ko pang kasama sa mga pelikula, sa Viva kami, di ba? Ano talaga siya, mahilig siyang magbigay at tumulong. Alam niyo naman yun, uubusin para sa bayan, kwento ni Rufo May. Dito nga na ibahagi ng komedyana ang naging karanasan niya noong magkasama sila ni Robin sa isang pelikula ng Viva Films, ilang taon na ang nakararaan. Kung hindi kami nagkakamali iyong kailangan ko ikaw, na pinagbidahan ni na Robin at Regine Velasquez. Like noon, nagsushoot kami, biglang may magkakasakit. Ang gagawin niya, lahat ng pera niya, ibibigay niya. May tenga kami ngayon dahil dadalhin pa sa hospital, hindi lang bibigyan. Ganoon siya, kaya sabi ko, worth it talagang maging senator. Kaya ako rin magsesenador na. Ang tawa ng tawang kwento ni Rufo May. Sa isang panayam, siniguro ni Robin na 100% na siyang handa sa paglilingkod sa bayan, lahat madali. Wala namang mahirap kasi gusto mong gawin. Kapag gusto mong gawin, madali lang iyon. Medyo ano lang, naninibago lang ako kasi hindi naman ako, summa cum laude, ako sa cutting classes noong araw. Iba na ngayon. Ako na ngayon naghahanap ng gagawin, aniya pa. Ready na rin daw siya sa pakikipagdebate sa mga Senate hearing at muli niyang ipinagdiinan na Pilipino ang gagamitin niya sa kanyang mga speech. Una, hindi naman Amerikano iyong mga kaharap ko para mag-English ako. Siguro kung Amerikano, well, I'm willing to debate. Pero mga Tagalog sila, di, Tagalog tayo, katwira ni Robin. Mensahe pa niya sa lahat ng mga nagtiwala sa kanya, sa mga bumoto sa akin at sa mga hindi bumoto, ako'y nandito upang irepresenta po kayo. Iyan ang aking role, iyan ang binigay niyo sa aking mandato. Kung ano mang ginagawa ko rito, hindi para sa akin kundi para sa inyo. Kung gusto natin talaga na magkaroon ng tunay na pagbabago, mga mahal kong kababayan, yakapin na natin talaga ang charter change, aniya pa. Maraming salamat sa panonood ng video.